So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog na kung saan guys, alam ko madaming makaka-relate sa inyo, especially dun sa mga bago sa Popolaybop na kung saan nagtataka sila kung bakit minsan yung iba nagtatanong sa akin, DJ, bago lang ako dito sa Popolay pero nagulat ako kasi nag-fail yung face authentication ko, first time ko lang naman gumawa ng account dito. Sa mga di nakakaalam kasi guys, sa Popolay streaming app, sobrang ganda po ng safety and security system nila rito, especially dun sa mga gagawa ng account. No, sa mga di nakakaalam, bago kayo makapag-live is kailangan nyo muna po na dumaan kayo sa tinatawag natin na face authentication. So dito guys sa vlog na to, pag-uusapan natin kung ano yung isa sa pwede nyong gawing solusyon, lalo na kung alam nyo sa sarili nyo na first time nyo sa Popo at nag-fail yung face authentication nyo. At guys, hindi na natin papatagalin to. Like as usual na ginagawa natin guys, wala nang intro-intro. So sisimulan na natin agad yung vlog. So una sa lahat guys, pumunta kayo sa Popolaybop. Okay, so alam nyo naman guys kung ano yung bubungad sa inyo dito, yung ating mga nagagandahan at nagagwapuhan ng mga live streamer, no? So ayan, as you can see, nandito tayo sa solo live, ayan, meron din tayong party live. And at the same time guys, ayan, punta po tayo sa ating profile dashboard, no? Sana all my 780,000 points. Ayan, so shoutout pala sa ating mga sub-agents, no, na talaga namang sobrang sipag sa Popolaybop. At dito guys, mapapansin nyo, click nyo po yung authentication or yung auth dito po. Ayan, so yan po yung inyong dapat puntahan guys. Kasi dito nyo makikita kung authenticated na ba yung inyong account. And at the same time guys, pwede nyo rin po palang i-bind ang inyong cellphone number. So i-blurred na lang natin, ano, baka mamaya kasi i-text nyo ko, ganito, ganyan ko, ano, nung i-message nyo sa akin. So ayan guys, yun, pwede nyo bisitahin yan. So ngayon, DJ MA, ano ba yung gagawin namin? Kasi nga, first time ko sa Popo, tapos nag-fail yung authentication ko. Ano ba yung dapat namin gawin guys? Ito guys, ito na yung step by step. So commercial break muna tayo mga kaibigan. At alam nyo ba guys, dito sa Popolaybop ay may mga laro tayo na kung saan nakakatulong din siya sa inyo para mas mapalago yung coins nyo, and at the same time mas makatulong tayo sa ating mga agency members. Pero DJ, saan ba kami pwede makabili ng mas murang coins, mas mabilis na transaction? So guys, pinapakilala ko sa inyo ang CocoDT. So by the way guys, para pala makapunta kayo rito, so ilalagay natin yung link sa ating video description at sa ating comment box. So una sa lahat guys, click nyo lang po yung Popolaybop. And of course, meron tayong 5 steps para makabili. No? So yung una, i-copy-paste nyo po yung inyong user ID. So from Popo to CocoDP. And then pangalawa, select package. Kung ikukumpara natin yung presyo dito guys, talagang mas mura lang po dito sa CocoDP compare sa in-app purchase ng Popolaybop. So yung pangatlo naman guys, ang daming payment methods. So merong KoCoin, GCash, PayMaya, etc. So sobrang dami. Hindi kayo mawawala ng option kung anong payment method ang gusto nyo. So yung pang-apat naman guys, ilagay po natin ang ating email address, and at the same time yung pang-lima, buy now. Okay, so kung gusto nyo guys ng sobrang mura, safe, reliable na mga coins, and of course, sabihin natin, emergency, kailangan nyo ng murang coins na mas marami. So guys, dito na po tayo sa CocoDP. So ilalagay natin yung link sa ating video description. So ano pang hinihintay nyo? Visit CocoDP today. Una sa lahat, pumunta po kayo dito sa help. Sobrang dali lang nito guys. Okay, so punta tayo dyan sa help. And then guys, as you can see, sobrang dami ng issues na pwede nyong matutunan rito, or sabihin natin, issues na pwede nyong ma-resolve gamit ang help tab. Okay, so punta po tayo dun sa message feedback. Ayan, as you can see guys, meron tayong apat na kategory. So consult, report complaints, feedback, business cooperation. So dun po tayo pupunta sa consult. Okay, and under that guys, ang daming option, no? May host task, withdraw, failure of receiving coins, face authentication. So hindi na natin babanggitin yung iba kasi dun lang naman talaga yung pag-uusapan natin dito sa vlog na to. So click nyo po yung face authentication guys. So for example, na-click nyo na yan, magtatanong yung ba, DJ, ano yung ilalagay namin? Paano ba kami makakapagawa ng paragraph dito? Guys, katulad ng lagi kong sinasabi sa mga vlog, is kayo na po yung bahalang magpaliwanag, no? So mas maganda po ay English, no? So gawa kayo ng paragraph na sa tingin nyo para makonvince nyo yung mga admin sa Popo na talagang first time nyo lang gumawa ng account sa Popo, and then hindi kayo natanggap kasi akala nila na nakaregister na yung face authentication nyo. Kasi guys, in most cases, meron talagang mga nagpe-fail ng authentication. Bakit? Kasi meron silang kamuka. So yung mga facial features nila talaga minsan, may kamukha talaga sila sa ibang bansa, or sabihin natin dito sa Pilipinas, no? Kaya kung mapapansin nyo guys, kung may kakambal kayo, at yung kakambal nyo, nag-face authentication na siya, at ikaw gusto mong gumawa ng account pero hindi ka makapasa sa face authentication, it's because of that.
Okay? So that's why dito guys, ipaliwanag nyo mabuti yung reason na first time nyo dito sa Pobo at maybe akala nila na meron kang kaparehas. So yon, ilagay nyo dito sa paragraph. No? Gawa kayo ng magandang paragraph na sa tingin nyo makoconvince nyo yung Pobo admin. At DJ, ano yung ilalagay namin sa picture? So guys, dito po pala sa image, ang ilagay nyo po dyan ay yung Claro na face nyo, tapos gawa kayo ng background na sa tingin nyo malinis. Okay, tapos picturean nyo yung sarili nyo, yun yung una. And then, yung pangalawang photo guys, picturean nyo or screenshot nyo yung inyong Pobo account. Okay, so yun po yung pwede nyo ilagay rito. And at the same time guys, pwede nyo rin pong i-screenshot yung account nung tao na napagkamalan na ikaw. No? Kasi sabihin natin medyo kamukha mo siya. So bali tatlong screenshot po. Yung una, yung mukha mo, tapos malinis yung background. Yung pangalawa, yung Pobo account mo. And then yung pangatlo, yung Pobo account na napagkamalan na ikaw. So para makita nila na bago ka talaga sa Pobo. And after that guys, i-click nyo lang po yung submit. Diba? So ganun lang kabilis, wala nang cheche boreche. Wala nang commercial dito sa vlog natin. So ganun lang po, click nyo lang yung submit. So DJ, paano ko ba malalaman na sumagot na sa akin yung admin ng Pobo? Or sabihin natin na DJ, nag-reply na sa akin. Kasi guys, dito sa Pobo, mabilis po talaga silang mag-respond. Lalo na kung meron kayong mga problema. So back natin guys, ipapakita ko sa inyo yung ibig ko sabihin. So i-click ko yung my feedback. So meron tayong tatlong kategory dito. So yung waiting for your reply, so it means guys, kung meron silang reply sa iyo at hindi mo pa nakikita, so dito mo siya makikita. Yung pangalawa naman guys, yung pending, yung hindi pa naasikaso ng mga admin, or sabihin natin na nag-ano ka ng complain, or sabihin natin gumamit ka ng help and feedback nila pero hindi pa nila nakikita. So dito yan sa pending. Ngayon guys, as you can see, wala tayong pending kasi nga mabilis nga sila mag-reply. So yung kalimitang nagiging problema ko dito guys is yung sa cash out and then sa agent release, or sabihin natin sa members release ko, kasi may time talaga na hindi ako makapag-release, especially nire-recall nila. So naawa naman ako sa kanila kasi yung iba gusto na talagang umalis. So yung ginagawa ko, ako mismo yung kumakausap sa Pobo para mag-release ng aking members. So diba nag-e-effort ako. Kasi guys, balita ko may mga agent talaga na talagang sobrang buraot or sobrang barubal kung tawagin na, kumbaga nagmakaawa na yung members, hindi pa rin nire-release. Diyos ko guys, maawa kayo sa mga members nyo. So ayan guys, ito yung example ng mga problem natin. Actually medyo madami-dami ito sa withdrawal, sa agency. No? So ayan guys, dito nyo makikita yung mga complaints nyo na nasolve na ng Pobo Live. So mostly sa akin guys, halos lahat naman ang naging problema ko sa Pobo naayos nila. Mapa-withdrawal, members ko, no? So yung sa inyo guys, sa face authentication, dito rin po yan lalabas. Ayan, so dito rin po yan lalabas sa my feedback once na nag-reply na sila sa inyo. So yun lang naman guys, no? Kung sa tingin nyo marami kayo natutunan sa vlog na to guys, actually sobrang basic. At alam ko madami na kayong napanood na vlogs regarding dito, but talagang sinasadya nilang habaan yung video. Pero sa atin guys, kasi straight to the point tayo, alam na mga viewers natin yan na talagang pagdating sa vlog, hanggat maaari gusto natin masagot ng mabilis. So yun lang naman guys, no? Kung marami kayo natutunan, please don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJME. And kung may tanong pala kayo guys, sorry, kung napapansin nyo guys, hindi ako nagka-cut ng video kasi gusto ko tuloy-tuloy talaga, so pasensya na kayo. Kung may mga tanong kayo guys, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account, Michael Aaron Montes y Sorena. And of course guys, huwag nyo kakalimutan i-subscribe ang ating channel and hopefully ma-reach natin ang 100,000 subscriber before this year ends, or sabihin natin kahit next year guys, no, enjoy lang tayo. So yun lang naman guys, maraming salamat and still guys, support nyo yung mga videos natin about Pobo Live Bop. Okay, so yun lang. Thank you very much.